Kobe Bryant, guys. Kobe Bryant, number 24, LA Lakers, passes away. Kobe Bryant, guys. Kobe Bryant, number 24, LA Lakers, passes away last Sunday or yesterday. I've heard it from my wife and I'm shocked. And I didn't expect it that a legend, a 20 or a 41-year-old basketball legend killed in helicopter crash with his child. Nakakalungkot po. At maraming mga tao ang nabigla, maraming mga basketball players ang nabigla, media, public, ang buong mundo nabigla, guys, sa pagkawala nitong si Kobe Bryant. Isa po siya sa pinakainahangaan ko sa basketball, pangalawa kay Jordan, Michael Jordan. Dahil napakagaling niya mag-crossover, napakagaling niya mag-assist, napakagaling niya tumapal, especially guys, ang galing niya mag-shoot ng bola. And maraming beses siyang naging MVP, maraming beses siyang nagpa-champion ng team nila, LA Lakers. Naging inspirasyon siya sa mga tao, sa mga bata, sa mga inspiring basketball players or aspiring basketball players. Nagulat ang lahat, guys. At ang pagkawala niya ay hindi po inaasahan. At ang pagkamatay na ito ay sa pamamagitan ng helicopter crash sa Amerika. At nakakalungkot. Ako po personally, nalulungkot po ako sa nangyari. Dahil mahilig din po ako mag-basketball at isa nga po siya na ina-admire ko sa pagbabasketball. At ngayon ay pumanaw na po siya. 1978 siya pinanganak at 2020 ngayon. Ilang taon lang po ang tanda niya sa akin. Nagbigay po siya ng inspiration sa marami, ng encouragement sa marami, at naging endorser po siya ng maraming products. So, guys, ano ang naiisip natin dito? Ano ang mapupulot natin ng aral dito? Na ang buhay po ay maiksi lang. Life is short, sabi nga nila. And death is inevitable. Ang kamatayan ay darating at darating, hindi po may iwasan. Sa kung anong edad, hindi natin alam. Kung kailan, kung paano, hindi natin alam. Baby pa, nababalitaan natin. Maraming tao nakakaranas, baby pa yung anak nila, namamatay na. Yung iba naman, na-aksidente. Yung iba naman, natutulog lang. Guys, natutulog lang. Kinukuha na ni Lord. Yung iba sa sakit, yung iba sa kung anumang pamamaraan at dahilan. But the truth is, life is short. Life is short and death is inevitable. And what we can do for that? Nothing. The only thing we can do is to prepare. Maghanda po tayo. Kung hindi may iwasan yung kamatayan, maghanda po tayo. Una, ay emotionally, paghandaan po natin yung ating kamatayan. Ano ang ibig ko sabihin? Kung meron po tayong mga tao na nasaktan, mga tao na hindi kasundo, mga tao na nakaaway natin, mga tao na naging mahirap ang mga relasyon natin sa kanila, makipag-ayos po tayo. Humingi po tayo ng tawad at patawarin po natin sila kung sila po ay nakasakit sa atin. Kung tayo po ay nakasakit sa kanila, humingi po tayo ng tawad. At kung sila naman nakasakit sa atin, patawarin po natin sila. Sa mga pamilya na hindi po nagkakasundo, magkasundo na po. Sa magkakapatid na nag-aaway, hindi nagkakasundo, magkasundo na po, mag-ayos na po. Emotional preparation. And then pangalawa na pwede natin gawin na preparation is physical preparation. Marami pong nawawala, bigla, na aksidente, namamatay, natutulog lang, namamatay na. So, physical preparation is, what I mean is, dapat pinaghahandaan natin yan
kung kailangan o kung kaya mong kumuha ng life plan, no? Life insurance, death insurance, no? Marami pong mapagkukunan yan. Yung iba kasi hindi pinag-uusapan yung tungkol sa kamatayan, pero we need to talk about it. We need to talk about this issue, about this matter. And paghanda na po to. Ngayon pa lang, pwede na tayong kumuha ng mga plans about death, no? About kamatayan. And then, pangatlo is spiritual preparation. Dapat paghandaan po natin, una, emotional preparation. Pangalawa, physical preparation. Pangatlo, spiritual preparation. Ano ibig kong sabihin doon? Anong ibig sabihin mo, Kuya Mike? Ang ibig kong sabihin doon ay ganito. Dalawa lang po ang pupuntahan ng tao. Langit at saka impyerno. Ang tanong ko po sa inyo, saan sa tingin ninyo kayo pupunta? Dapat alam po natin. Dapat handa po tayo. And the only way we can be sure to our eternity place is through our Lord Jesus Christ. When you repent from all your sins, turn your back from your old ways, turn your back from all your old life, turn your back from your sins, and repent from it, no? And then turn your life, turn your heart, your whole life, your whole heart to Jesus Christ. Accept Him as Lord and Savior, as Lord and Savior and God in your life. Kaya guys, kung gusto ninyong gawin yan, if you want to prepare yourself, you can do this. Pwede nyo po akong sundan. Sabihin mo, sundan mo ko, Panginoon, marami pong salamat dahil ako'y iyong kinakaawaan. Ipinala mo sa akin ang katotohanan ng ito. At sa oras na ito, ako po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Tinatanggap ko po na ako ay makasalanan. At tinatanggap ko po, kinikilala ko po na kailangan ko kayo. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng ito. Tulungan mo ako, iligtas mo ako. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Ikaw ang mag-ingat sa akin. Tanggapin mo ang aking buhay. Ikaw ang aking maging Panginoon. Ikaw ang maghari sa aking buong buhay. Tulungan mo akong maging masunurin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung sinundan niyo po yung panalangin na yon, kayo po ay sinasigurado kong nagkaroon ng spiritual preparation. Ayusin po natin yung ating relasyon sa mga tao, and then most especially, relasyon natin sa Panginoon. Because life is short, guys. Life is short. Hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan matatapos itong buhay natin. We should be prepared. And condolences to the family of Bryant family. And we pray that the peace and the comfort of the Lord be with you all. God bless you po at maraming salamat. Mike Chila.